Para naman po sa ating pulso ng OFW, narito po ang ating question of the week. Ano po ang dapat gawin ng gobyerno para epektibong matulungan ang mga OFW na inilikas sa mga bansang may kaguluhan? At narito po ang mga sagot ng ating ka-FB. Bungkay po ni Gary De Leon, early evacuation at benefits assurance para hindi rin sila magdalawang isip na lumikas sa kanilang mga employers. Suggestion naman ni Ares Gutierrez, maglagay ng tao sa mga embahada at konsulado na may malasakit sa kapwa. Para po kay Nino Antonio, maayos na strategic plan ang kinakailangan at malaking budget. Sa dami ng ating mga OFW, hindi talaga kakayanin ng gobyerno. Panukala naman ni Rona Bagawisan, bigyan ng magandang shelter ang mga OFW na gustong magsipaglikas. Para naman po kay Echo Ansibrail, ang dapat gawin ng gobyerno ay paunlarin na lamang ang bansa natin, tanggalin ang mga gahaman sa pera ng taong bayan, i-impeach ang dapat managot para gumanda ang takbo ng ekonomiya para hindi na kami nagpapakahirap na lumayo sa pamilya para lang maghanap buhay. Mukhahin naman ni Jay Gardon, tulungan silang makapagsimula ng kahit small business or bigyan sila ng gobyerno ng stable job sa Pilipinas. Para naman po kay Ferds Mendevil, dapat madaling kontakin ang embahada at may malawakang impormasyon patungkol sa madaling paglikas ng mga OFW at higit sa lahat, suportang pangkabuhayan. Mungkahin ni Aaron Deloria, maglaan ng budget sa mga OFW na umuwi o napauwi dahil sa kaguluhan at mabigyan ng panibagong employer na angkop sa kanyang propesyon. Giit po naman ni Wesley Sabado Kamba, siguruhin na hindi sila ma-displace at may rekomendasyon ng gobyerno para sa mga nagnanais paulit mga ibang bayan, pwersahang pagtuturo ng iba pang skills na magiging alternative work. Para naman kay Ronald De La Cruz, dapat magpadala ng kumpletong impormasyon ang DSA sa bansang may kaguluhan, makipag-ugnayan sa mga regional coordinators at mga coordinators na ang bahalang makipag-coordinate sa mga community leaders. Nang sa ganon, mas mabilis at mas na malalaman ang mga location at whereabouts ng mga kababayan natin. Sabi po naman ni Edwin Genanda, dapat mandatory sa bawat OFW na mayroong contact ang embahada sa kanila to know their whereabouts and keep them informed. Ikalawa, siguraduhin ng gobyerno na mayroon silang malilipat ang trabaho kung sakaling aalis sila sa kanilang mga employers. Suggestion naman ni Maria Florinda, una sa lahat, magkaroon dapat ng Balitang Middle East sa Pilipinas na show para malaman kung ano ang mga pangyayari sa Balitang Middle East ng mga kapamilya at hindi yung sa TFC lang pinapalabas. Condo Premiership!